Ito ang nakakagulat matapos sabihin walang nagawa ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga biktima ng bagyong Yolanda, mga Bisaya at Waray, tinawag na sinungaling at nag-iimbento ng kwento si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Saan nga ba daw kumukuha ng kakapalan ng muka ang kasalukuyang presidente para sabihin ngayon pa lamang raw at sisimulan niya mismo ang tulong mula sa nasalanta ng bagyong Yolanda sa Calacang, Leyte. Pero bago ang lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga, mga kapinas, sa katunayan ay pinanindigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang administrasyon ni Aquino at Duterte ay walang nagawa para masimulan ang rehabilitasyon at pamumuhay ng ating mga kababayan na nabiktima ng bagyong noong 2013. Hamon pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay kahit daw halongkatin ng mga datos ay walang makikitang bakas sa tumulong ang mga nakarang administrasyon sa mga biktima ng nasabing bagyo. Ngunit wala pa man sa ilang oras nang kumalat ang nasabing viral interview video ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tila naglabas naman ng mga ebidensya na ay pinakikita ng wala pa man daw isang taon na nanunungkulan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Malacanang ay agad itong nagbigay ng malaki budget hindi lamang para sa pambahay kundi para na rin sa mga kabuhayan ng mga pamilyang nasawi ang kanilang mga kaanak dahil sa bagyong Yolanda. Sa katunayan, official na nagtungo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa nasabing lugar upang kumustahin at bigyan ng formal na libingan ang mga Pilipinong nasawi sa paghagupit ng bagyo higit 10 taon ng nakakaraan. At ito pa ang matinding ebidensya, ang mismo noy private citizen na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay umattend at nasaksihan ang pagtulong ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga taga Leyte at Samar. Naroon din ang kanyang pinsan na dating mayor na walang iba kundi si Alfred Romualdez kasama ang kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Anton Lagdameo, ang ngayon House Speaker na si Martin Romualdez at asawa nitong si Yeda maging ang Vice President na si Lenny Robredo na kapwa ang nagpalakpakan para bigyang pugay ang malaking naiambag ni ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa taga Samar at Leyte. Kaya't laking pagtataka ng marami sa ating mga kababayan sa viral interview ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang sabihin itong walang nagawa ang Noy administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda. Genuine question pa nga daw ng marami sa ating mga kababayan, hi or may amisya daw ba si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para hindi maalalang kahit ito ay dumalo sa nasabing pagtulong ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga nabiktima nating mga kababayan ng bagyong Yolanda sa baluarte ng Leyte. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-sari komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanikanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, ngayon parang naniniwala kami na wala sa pag-iisip itong presidente ngayon. Kawawa mga Pilipino, may bangag na presidente. Naiiyak ako tuwing makikita ko si Duterte dahil ramdam ko ang puso niya. He has a resolute heart of a leader and a rule of the law. Yet he has a caring and loving heart of the true hero. Dear Lord, protect him in his old age. Mahal ka po namin, Pangulong Duterte. God be with you always. Ibang-iba talaga ang administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Matapang pero may puso, may malasakit sa taong bayan at igit sa lahat ay may political will. Tama talaga si former President Rodrigo Roa Duterte ang kalaban mo mismo ng mga tao sa gobyerno at napaka-transparency niya. Kahit anong gawin yung paninira sa mga Duterte, we love Duterte, we support them. Very hands-on si President Duterte sa mga Pilipino sa panahon niya. Sana siya pa rin ang presidente until now. Tahimik ang mga lugar naming ligtas, umuwi kahit madaling araw or hating gabi. May mga ilaw at sementado ang daanan. Solid Duterte pa rin kami, solid kahit anong sabihin. Panahon ni President Duterte, siguro kung hindi pa si Duterte ang presidente during the COVID, ewan ko na lang. Kaya the best ever President Duterte all the way. God bless and long life Pangulong Rodrigo Roa Duterte. The best ka.
kampo ni former President Rodrigo Duterte ang iboto nyo po sa Senado at House Speaker Representative pati sa local government sa election 2025 para po mas maging malakas ang puwersa ng mga Duterte sa Senado at House Representatives. End quote. What measures are being done if there are any to fast track its rehabilitation work? Smart is always part of the continuing plan for the for the rehabilitation of what's happening, because even up to now some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag fully recover. Hindi pa natin masasabi nakapag fully recover patan na tayo sa Yolanda. So that's still that we all that all those rehabilitation, you know, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. So now, how 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there, we are... Hindi ko alam kung saan humugot ng kapal ng muka si Bongbong Marcos para sabihin ang mga kasinungalingan na to sa harap ng mga Pilipino na alam naman ang katotohanan. Akalain mo na ang rehabilitation efforts daw sa pagsalanta ng Yolanda ay nagsimula lamang sa administrasyon niya dahil wala naman daw ginawa o walang nagawa ang previous administration and the administration before that sa pag-rehabilitate ng mga nasalanta ng Yolanda. Na even though alam nyo na isang malaking kasinungalingan at kabangagan, ipapatunayan pa natin with data and articles. Kahit si Panelo, hindi kinaya ang misinformation na to na binibigay sa atin ni Bongbong Marcos. Even si Mayor Cristina Romualdez na kamag-anak ni Bongbong Marcos ay sinight si Duterte dahil sa mabilis na Yolanda rehabilitation. Ito ay isang taon after umupo pa lang ni Duterte. This is 2017. So malinaw na hindi nagsimula ang Yolanda rehabilitation 2 years ago sa simula ng administrasyon ni Bongbong. Ayon sa article na to ng Philippine News Agency noong November 8, 2022, 3 buwan pa lamang pagkatapos maupo ang bagong general manager ng National Housing Authority sa panahon or sa administrasyon ni Bongbong Marcos na si Joe Bentay, ayon sa kanya, 95% done na ang target natin sa Yolanda Housing Project. Kakakita ka na din ng mga article na katulad nito na nagdi-distribute na ng mga housing units ang gobyerno bago pa man si Bongbong Marcos. Makakakita ka na din ng mga assessments, evaluation, and studies katulad nito noong 2017 tungkol sa efforts ng gobyerno na to sa pag-rehabilitate sa mga nasalanta ng Yolanda. Maliban dyan, kaliwat kanan din ang mga videos na katulad nito. Halitor, muling magtutungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Tacloban, Leyte bukas upang inspeksyonin at pasinayaan ang mga housing unit para sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa New Hope Village, Barangay Santa Ana, Tacloban City. Kaya ko pang dagdagan ng patong-patong na ebidensya para patunayan na malaking kasinungalingan ang sinabing ito ni Bongbong Marcos. Sobrang nakakahiya ito para sa atin na mga Pilipino na ang presidente natin ay maliban sa mahilig na mag-credit grab ay mahilig magkalat ng fake news. Ang administrasyon na to na gusto daw labanan ang misinformation and disinformation, pero ang presidente naman ang gumagawa nito. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinang at komento tungkol sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin kyan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po!